Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po ulit sa ating channel. Medyo natatagalan at hindi tayo nakapag-upload ng video dahil sa pandemyang ito. Sa video ito, ipapakita po namin ang aming vaccination experience ni Dimes. Matagal kaming hindi nakapag-decide to vaccinate dahil number one, takot kami. Dahil alam naman natin na ang bakuna ay nasa emergency use authorization lang or EUA. Understandable yan dahil ang government natin po ay need to take action dahil hindi lang po epidemic ang nangyari sa atin. Ito po ay pandemya na. So, kailangan talaga na gumamit na ng emergency use or emergency use authorization to vaccinate ang ating gobyerno. Takot kami in a sense na alam naman natin ang bakuna ay nasa experimental stage pa. Meaning nasa trial stage pa at isa lang po ang buhay natin. So we decided na to wait. Hindi naman kami anti-vax. Actually gusto nga namin magpabakuna. Kaya lang hesitant kami na kami ang mauna magpabakuna. Pangalawa, the choice of vaccine. Meron dyan sa kategory ng mRNA or tinatawag na messenger RNA. No? Nandyan yung Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Na ayon sa definition ng mRNA, pag itinurok daw ito sa katawan ng tao, tinuturuan po ang mga cells natin na to make protein which will trigger our immune system. Pangalawa, yung yung traditional vaccine, yung sinasabi nila na gumagamit sila na inactivated or dead na virus to trigger our immune system in our bodies. So yun ang una, takot kami. Yung pangalawa, yung choice of vaccine, kung alin ba talaga. Pangatlo, yung side effects. Maraming mga balita-balita na ang mRNA daw ay maraming side effects as compared to Sinovac. So, yun, nagiging namin yun, nagiging gauge namin yun sa pagpili ng mga vaccines. Kung makapili. Kasi ang naman sa government, yung vaccine na what is available is a good vaccine. Pero kami naman, kung meron tayong choice na vaccine, why not? Kasi katawan naman natin ito. So, we waited for a longer time. At sa awa na Diyos, yung base persons namin na pinagbasihan namin on why we choose that particular brand of vaccine, is yung tatay namin. My father-in-law is actually 90 years old at way back August, nagpa-vaccine siya ng Sinovac and he got his second dose on September. So far, okay naman, no? So wala masyadong side effect on the part of Sinovac. Although sinasabi nila na ang Sinovac is something like 55% efficacy rate. It doesn't matter, basta meron kang vaccine for us. And second, inobserbahan ko yung mga kasamahan ko sa factory, sa kumpanya namin. Almost 95% of our personnel or workers are vaccinated with Sinovac. And so far, there are no something like very harsh side effects sa kanila. Actually, right after nabakunahan sila, karamihan ay bumabalik na sa trabaho right away. So that triggers us to something like decide na Sinovac kami. Although ang Sinovac may disadvantage kasi parang hindi siya ino-honor when you go abroad. But anyway, wala naman kaming plano na pumunta sa labas. Okay, so ang sa amin lang na we try to also help ourselves na mabakunahan kami at maprotect sa virus at also to help our members of the family inside the house, pati yung mga kasamahan natin sa trabaho, sa simbahan,
sa mga tao na makahalubilo natin, no? At yun, on December 9, we decided to get vaccinated. December 9 is our first dose. At salamat pulumulok LGU, especially sa Barangay Cannery Site. Salamat po pala sa mga nurses na nag-facilitate ng vaccination namin. So shout out to Nurse Giovanni V. Palma at saka si Nurse Hassel Aini Sinyo. Maraming salamat po sa inyo at it's a job well done. Salamat po sa inyo at sa lahat ng mga vaccination staff ng Barangay Cannery who facilitated. You've done a very great job. Mabuhay po kayong lahat. Salamat po. Right after our first dose on December 9, exactly 28 days after, nagpabakuna po kami ng second dose namin on January 6. So, ano yung mga advantages ng, or tama ba na, tama lang ba na nagpabakuna kami? Sa experience namin, actually yung vaccination ay nakatulong talaga sa amin. Especially na ako, palagi ako nasa work, maraming mga tao na nakahalubilo ko. So, awa ng Diyos, eh, okay pa naman yung ano, yung pangangatawan ko. Although, we do not lose our control. We still wear face mask. And even if na lift na yung paggamit ng face shield, gumagamit pa rin kami ng face shield. Me and my wife and my kid still are using face shield. Not for compliance, but to protect ourselves. No? Even if sabihin nila na ano overkill, but anyway, mabuti na yung overkill kasi tayo ang makill. So, yun. The second thing is that vaccination card is very important nowadays. We just recently had an emergency na kailangan namin umuwi sa Dumaguete. And one of the requirements sa mga airports, airplane, and even sa mga RORO is a vaccination card. And it really helps us a lot. Paano na lang kung wala kaming vaccination card? So hindi kami makapunta doon sa emergency na pupuntahan namin. And even when we arrive back here in Jensen, when we go to the bigger malls here, like Robinson, KCC, hindi po pinapapasok ang walang vaccination card. So, does it help? Yes, it helped. Pero yung choice talaga na kailangan mo bang magbabakuna or hindi, eh, nasa sa inyo po yun. Ang advice ko lang na go with your heart. No? Huwag kang magpabakuna kung talagang labag sa kalooban mo dahil sa akma pa lang or sa stage pa lang na babakunahan ka, the pressure is there. Ako nga, yung blood pressure ko nag-shoot up into 180 over 100. Taas ng pressure ko. Maybe because of stress. Kasi nga, takot kami. Takot ako. Dahil katawan natin yan eh. Pero sa awa naman ng Diyos ay nag-normalize naman yung BP ko and maybe God comforted me well during that time. So, one thing is the preparation. Do not get vaccinated kung hindi ka prepared. Dahil baka yung hindi ka maano, hindi yung side effect, hindi mismo sa medisina o sa vaccine, yung ano mo, yung pag-aalinlangan mo, dun ka magkasakit. No? So, be prepared. Just allow time to convince you. And also, maybe just like what we did, you try to observe people that are close to you who already got vaccinated. Observe mo ano yung klaseng vaccine meron sila, ano yung side effect, kung meron man, kung wala, then choose that kind of vaccine. No? And at this point in time, vaccination have already started about a year or 1.5 years ago, so maybe you already have the basis on whether you will get vaccinated or not. But the choice is yours, no? Just like kay attorney Priscilla yung sa PAO.
she didn't get vaccinated because for the reason na meron siyang allergy. So, depende po yan sa inyo. So, we cannot give advice. We just only can give you our experience on how we deal with the fear and then on the vaccination process. So, without further ado, ipapalabas na po namin yung experience namin ng ng vaccination, first dose at saka second dose. May the good Lord bless you and keep you, and I hope this pandemic will soon end, and God bless you all. Take care. Ano yung stolen? Di naman din stolen siya. Voluntary, kung ano.
Thank you. What's your feeling ni mo na nakag-vaccine? Relief. Okay na, wala ka sakit. Okay na, pwede na masulong o gira? Salamat sa Ginoo na, kadili na kayo sakit lang. Dili ka sakit. Murag agad ra ng kwan, langgam o langgam? Wala, okay na. Wala kagat. Okay na siya. Salamat sa mga nurses. Okay na po sila kayo. Thank you, Lord. Apon pa ni si Ryan sa iyahang blood pressure, iyahang mga kuhan, sa iyahang bati. Final checking. Move forward sa next napot na anak. Next step na po. Mga vitals, i-check ko man siya after. Like before kay release. Pero salamat sa Ginoo. Okay ra po na tulong. Fully vaccinated. Salamat sa Ginoo. Proof. Thank you.